Ako hindi ko tuloy nakuha yung ibang clip. On the beat, mga idol. So we are back again guys sa ating panibagong video ngayon. Ngayon, so today, dumating na yung in-order ko sa Lazada at sa Shopee na gagamitin ko para sa aking pagmamotovlog. So, yan, iyaansupot lang natin. Pero matagal na yan. So, ito, una, yung in-order ko sa Lazada na super wide angle and macro lens na nagkakalaga ng around 150 pataas. Basta hindi siya bababa sa 150. At di rin siya lalagpas sa 200. So, naka-sale kasi ito ng sa 5.5. So, free shipping siya. So, ito, tingnan natin yung laman. So, syempre, binuksan ko na to para ma-check ko kung kompleto ba siya. So, kompleto naman. So, tingnan lang natin. Bakit ba kailangan ko na to sa pagmamotovlog? Kasi para mas wala kasing wide angle lens yung ano ko. Ay, walang wide angle yung camera ko. So, maliit lang yung nakikita niya pagka nagkumukuha ako ng clip para sa... Nichang! Yun, para sa pagmamotovlog. So, makikita niya dito, may pouch din siya. Una is yung clip. Universal clip to. Tapos etong maliit na to, ito yung macro lens. Tapos etong malaki, ito yung wide angle lens. So, tatry natin siya, tingnan. So, ito magkapatong na siya. Ito. Ito yung macro, ito yung wide. So, magkasama na siya sa... Magkasabay mo na siyang ilalagay. So, paano siya ikabit? Ito lang yung clip. Ilalagay mo lang siya dito. Then... ikot. So, try natin ngayon yung differences ng may wide angle. So, as you can see, ito lang yung nakikita hanggang dito lang sa cabinet. Hanggang cabinet lang. Tapos, ito yung maliit lang na side. Tapos, ito yung sa may cabinet na side. So, pag nilagay ko tong wide angle, ayan, maliit lang siya. Maliit lang yung nakikita. So, pag nilagay mo siya, di ba, kita na yung madumi doon. Tapos, kita na rin yung ibang side dito. So, ayan, ang laki ng pagkakaiba niya. So, ayan, ganyan yung kalaki. So, pag nag-motovlog ako, mas kita niya yung buong, ano, hindi basta sa motor lang nakatutok. Ibig sabihin, makikita rin yung nasa paligid. So, tabi na natin. So, ito na yung macro and wide angle lens. Ito na siya. Tabi na natin ulit. So, second product guys, ito. Na-order ko naman sa Shopee. So, magkaiba ng in-orderan kasi mas mura sa Shopee to. Sa Lazada, mahal to eh. So, nabili ko siya around 200. Ayan, 274. Free shipping na yon. So, matagal nga lang to dumating. Halos 1 week. Itong... ano yung tawag dito? Marami, pagkatanga ito. Yung chest. Ano na yung tawag dito? Tanga talaga. Basta mount to sa, di ba, yung sa may helmet. Yung sa chin mount. Ito naman sa dibdib ko ilalagay. Kasi wala pa akong GoPro. Bali, cellphone na ginagamit ko pang video. So, kung gusto nyo matulungan magka-GoPro. Go-GoPro. Kung gusto nyo matulungan magka-GoPro, mag-subscribe kayo at... okay, mag-skip ng ad. So, yes! So, bali cellphone lang ginagamit ko pang motovlog. So, hindi naman siya maganda kung sa cellphone ko, sa helmet ko ilalagay yung ganito, yung mount. Sobrang malaki sa helmet kit, halatang halata. So, mas convenient o mas nililinisan kung tingnan itong chest mount. Ayan. Paano siya isuot? Ayan. Ayan. Ganyan lang siya. So, ganyan lang siya, guys. Ah, di ba? Mas malinis siya tingnan kumpara sa nandito sa may ano. So, para ano lang din. Aga-aga, baka sensing ko yung gilagid mo dyan. So, ayan. Tanggalin ko muna. So, ano ba yung kasama nito? Ito, syempre, itong hindi mawala itong garter. Tapos, yung mismong lalagyan niya. So, ito yung phone holder, tapos may isa pang mount dito para humaba siya. So, dito mo lang ilalagay yung cellphone mo. And yun. Yun na yung setup ko. Bali, magkasama nga itong dalawa na to.
na in-order ko kasi. Ito is lalagyan ng cellphone. Tapos, itong wide angle para mas malaki yung kita sa pagbi-video. At, itong gagamit. Mga talag na. Laglag agad. At itong ano, earphone, ito yung magsisilbing mic. So ilalagay ko na lang to sa cellphone, tapos itatago ko sa helmet para hindi masyado mahanginan. So yan. Ngayon, testingin natin to sa ato ng mag-gumawa tayo ng clip habang nagmamata. So let's go. So we are back again, guys. So tatry natin kung magagamit ba ng maayos yung material na nabili ko. Try natin, mga idol, oh, itong super wide lens saka chest strap. Let's go. Kanina pa ako kumukuha ng clip. Ewan ko bakit bumabak yung open camera ko, eh. Nakakainis nga, eh. Kanina pa ako video ng video, eh. Ganun pa rin, bumabak. Ha, tataka siguro yung mga nadadaanan ko. Kanina pa, eka, pabalik-balik yun, ah. Panlima ko na to, mga idol, ah. Pag ito bumak pa rin, eh, nako. Yari na. Patay ka ng bata ka. Goods. Diretso tayo, chinek ko lang. Smiley si kuya, ya. The banking. I got my page. Guys, di ko alam kung bakit bumabak. Talaga? Bakit bumabak yung video? Ayun, pabalik na ako. Di ko tuloy nakuha yung ibang clip. On the beat, mga idol. Woo! Di ko, guys, alam bakit bumabak talaga. Bumabak talaga yung open cam. Yun lang yung problema ko. Pero itong wide cam, goods naman. Kita yung maluwang, eh. Siyempre, wide nga, eh. Tapos itong strap, medyo malog. So, kailangan ko lang higpitan. Tapos yung open camera lang talaga yung problema ko. Di ko alam kung bakit bumabak. Bumabak siya, idol. Nahanapin ko mamaya yung problema. Di ko alam problema nito, guys. Talaga, bumabak. Bumabak yung video. Last na to. Kalikutin ko na lang mamaya yung open camera. Okay. So, yun. As you can see, guys. Nakita nyo naman. Tinagalog ko lang. So, maliwanag naman yung video. Nakikita naman yung maluwang. So, worth it naman yung wide lens. Pero yung strap niya, medyo shaky siya. Medyo shaky, kaya gagamit ako na lang ng stabilizer na app para hindi siya ganun-ganun pagka ginagamit. So, yung ang problema ko lang talaga yung open cam, ano siya, nagbaback. So, hindi ko alam. So, kung may idea kayo, comment nyo below para matulungan nyo ang bumiling action cam. Subscribe at don't skip the ads. Yeah.